everyone! Welcome back to my vlog, panibagong video na naman po. For today's episode, gusto ko lang po sa inyong i-share or gusto ko pong i-update yung ginawa kong pag-market sa aking rubber plant last July 25. So, bali mag-iisang buwan na po siya ngayon. And kung hindi nyo pa po napapanood, ilalagay ko po sa description box yung link niya. First time ko po mag-market ng rubber plant, kaya excited po ako kung ano pong magiging result niya after 1 month. So, bago po sa inyo ipakita, sa hindi pa po pala nakakakilala sa akin, ako po si Joyce. And kung bago ka lang sa aking channel, please do subscribe and pakiclick nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. And please like na din po. Ito po yung minarkot ko na rubber plant. So, mag-insert po ako ng video kung paano ko po ginawa yung pag-markot dito sa rubber plant. Panoorin nyo po, guys. Ganun lang po kadali yung ginawa kong pag-markot dito po sa rubber plant tineke ko. So guys, excited na akong i-share sa inyo kung ano po yung naging result niya. And I'm so happy po dahil naging successful po yung markot na ginawa ko dito sa rubber plant ko. Ayan o, ang dami niya na pong ugat. Yes, natutuwa talaga ako kasi first time ko po itong gawin mag-markot sa rubber plant. Kaya nung nakita ko po na meron ng paisa, dalawang ugat, ginawa ko din po dito sa Black Prince rubber plant ko and dito sa Burgundy. Nahihirapan po kasi ako mag-propagate, magpabuhay nitong mga rubber plant through cuttings, guys. Kahit meron po akong rooting hormones na nilalagay, minsan po namamatay at hindi nabubuha. Kaya ang saya ko po talaga nung nakita ko na nagkakaroon na po siya ng ugat. Ayan po, guys, oh. Ang dami at ang lalaki na po ng ugat niya. Kaya kung pareho po tayo na nahihirapan mag-propagate ng rubber plant through cuttings, ito lang po, guys, ang gawin nyo. I-markot nyo po siya. Ayan na po yung resulta. After 1 month na po ito, ganyan na po kadami yung ugat niya. Tatanggalin ko na po yung plastic at itatanim ko na po siya sa panibagong paso. Kung isa po kayo sa mga nahihirapan mag-propagate ng rubber plant kahit ginamitan nyo na ng mga rooting hormones, hindi pa rin nabubuhay. So ito po yung maire-recommend ko po sa inyo. First time ko po itong gawing mag-markot pero ayan, guys, naging successful po ito. Kaya itry nyo na din po kung meron po kayong puno ng rubber plant. I-markot nyo po siya. After 1 month, ito na po yung resulta niya. Marami na pong ugat. Kokopit po and bunot po yung nilagay ko dito, guys. Nilagyan ko siya ng bunot para mag-hold po siya dun sa kokopit. Maganda po kasi ang bunot tsaka kokopit, guys. Isa lang din naman yan. Yung kokopit kasi yung crush siya. Yun po yung pinang-hold ko dun sa stem niya. And binalot ko lang nitong bunot para hindi po siya maglaglagan, pakalagay ko ng plastic. Ayan na, guys, o yan po yung ugat niya. Ang dami na po. Etong isang dahon na to, tatanggalin ko na siya, guys, kasi dito ko po siya puputulin. Matagal po kasi mag-hold ng moist yung kokopit, kaya ito po yung ginamit ko. Puputulin ko na siya diretso, hindi ko na po tatanggalin tong bunot niya kasi dikit na po yung mga ugat niya, guys, o madadamage pa siya pag tinanggal ko. Dito ko po siya ikakat. Iingatan lang po natin na madamage yung ugat niya kasi sayang, guys, o ang dami pong ugat. Ito na yung pinagputulan niya. Ayan, guys, o. And yung ugat niya, dikit po sa bunot. Kaya hindi ko na po ito tatanggalin kasi sigurado magkakaputol-putol po itong ugat niya.
And babawasan ko din po ng dahon, mga 3 dahon para po yung nutrients na makukuha po nito doon na po sa mga panibagong dahon na susulpot. And para medyo malalim po yung pagkatanim natin sa paso. Ito na po, na itanim ko na siya. Malaki na din. And ito po yung pinagputulan niya. Hopefully, magkaroon po siya ng maraming sanga para maganda, guys. Mababa pa siya, pero marami na siyang sanga. And itong stick, ililipat ko siya dito sa bagong tanim para pang support po ito, para hindi siya magalaw-galaw, lalo na pag malakas yung hangin. So, ito po, ilalagay ko muna siya sa shaded part. Hanggang sa ma-stable po yung ugat niya at didiligan ko na din po siya. So that's it. I hope meron po kayong natutunan sa episode ngayon. And kung bago ka lang po sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe and pakiclick niyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko pa, and please like na din po. Thank you for watching. Bye everyone!